Mas malinaw at mas maraming tulong sa modernization ng AFP. Yan ang nakapaloob sa inilabas na U.S.-Philippines Bilateral Defense Guidelines kasunod ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pentagon. Pero ano kaya ang kapalit nito at hindi kaya ito makapagpalala ng tensyon sa South China Sea? Nasa front line ng balitang yan si May Ann Los Baños. Mas pinalakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ang nakikitang mensahe ni National Security Advocate Professor Romel Banlawi sa U.S.-Philippines Bilateral Defense Guidelines na binuo ng U.S. Department of Defense at ng Department of National Defense ng Pilipinas. Sa fact sheet na inilabas ng USDOD, nakalatag ang prioridad ng Pilipinas at Amerika para mapalalim ang kooperasyon, lalo na sa pagdepensa sa land, sea, air, space at cyberspace. Doon i-detalye kung ano-ano yung mga military activities, military exercises ang gagawin ng dalawang bansa at kung ano-ano yung mga pwedeng maitulong ng Estados Unidos para ma-modernize yung ating armed forces at the same time, paano talaga mapapalakas yung military interoperability ng dalawang defense forces. Isa rin sa mahalagang nakasaad sa Bilateral Defense Guidelines sa sakaling may mangyaring pag-atake sa ating mga barko, aircraft at mga sundalo sa mga lugar sa Pasipiko, kabilang na ang South China Sea, ay agad natutulong ang Amerika sa atin alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero ayon kay Professor Banlawi, dapat matiyak ng Pilipinas na parehong interpretasyon ng US Pentagon at ng US Congress sa aspetong ito. Dahil anumang military attack na gagawin ng Amerika ay dapat sang-ayon sa kanilang Konstitusyon at Kongreso. Malinaw daw na kailangang may pag-atake muna sa ating puwersa bago tumulong ang Amerika. Kaya ang tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi sakop kung wala namang pag-atake. Kaya hindi may tuturing na pag-atake ang pagporma ng Chinese militia vessels sa Ayungin Shoal. Tingin ni Banlawi, alam ng China na pag umatake sila, pwede agad manghimasok ang Amerika. China is not doing that kind of actions in the West Philippine Sea. China is doing what we call gray zone operations. It is civilian activities short of military actions but achieving the overall military objective of China. And when it comes to mutual defense treaty, it does not involve gray zone operation. Meron pa kasing mga more than 30 unoccupied land features within the Clayan Island group of the West Philippine Sea. Kung over ng China yon at nagkaroon ng military encounter with our Navy ship, then the United States can defend us. If there is a military encounter with our Navy ship, halimbawa, inatake yung Navy ship natin, then the United States can act militarily. Ayon din sa U.S.-Philippines Bilateral Guidelines, makikipagtulungan ng Amerika sa Defense Modernization Program ng Pilipinas. Kasama dyan ang pagbibigay ng prioridad sa packages na pwedeng makatulong sa kapasidad nating depensahan ng ating sarili. Ayon pa sa ilang eksperto, pihadong may nakahanda ng listahan ng ating gobyerno ng air at naval assets na makakatulong sa pagdepensa sa ating teritoryo. At handa raw ang Amerika na tulungan tayo para magkaroon ng ilan sa mga yan. Pero hindi lahat. Kaya mahalaga raw na nakikipag-alyansa pa rin tayo sa ibang mga bansa gaya ng Australia, France at Japan na pwede rin mag-supply ng ating pangailangan para sa AFP modernization. At sa lahat ng tulong na sinasabing ibibigay ng Amerika sa atin, ano naman kaya ang kapalit? Sabi ng ilang eksperto, yan ay ang access sa ating bansang may napakagandang geographical location. Dito na raw papasok ang mga EDCA sites na nakaposisyon sa mga strategic location gaya ng Cagayan at Isabela na malapit sa Taiwan at sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. Giving the United States access is essential for the United States to meet its overall military objectives in the Indo-Pacific region. Mas mahalaga tayo sa Estados Unidos. Kaya nga grabe na lang, ano, tinitingnan ko yung body language ni President Joe Biden habang nakikipag-usap siya sa kay Bongbong Marcos, talagang sinusuyo tayo ng gusto eh. Kasi alam ni President Joe Biden that we have another option and that is to shift to China. At habang lumalakas ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika, relasyon naman daw natin sa China ang nalalagay sa alanganin.
China will not take this visit very lightly, pero provocative yung action na yan when it comes to China. It's not our intention, but no matter how clear our intention is, the problem is how it will be perceived by China. Bagay na tingin ni Banlawi ay magiging problema ni Pangulong Marcos. I think the first thing that he needs to do after visiting the United States is also to talk with China, okay, in order to clarify the intention of his visit and to clarify the intention of his effort to strengthen alliance with the United States. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.